Good morning, everyone. My name is MJ Lawrence Malabuyok from St. Clair of Assisi Parish sa Santo Tomas City, Batangas. So, ako ang inyong gospel share sa araw nito at ang gospel na pag-uusapan natin ay ang Luke chapter 6 verse 27 to 38. Ang Luke chapter 6 verse 27 to 38 ay nagsasabing, ngunit sinasabi ko sa inyong nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan nyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang umaapi sa inyo. Sa pagnilalay sa mga talatang ito, ipinapakita ni Jesus ang isang napakalalim at kakaibang paraan ng pamumuhay. Natural sa atin bilang tao ang magalit o gumanti kapag tayo'y inaapi o sinasaktan. Ngunit, tinatawagan tayo ni Jesus na magmahal ng higit pa sa ating emosyon. Isang uri ng pagmamahal na hindi batay sa nararamdaman, kundi sa desisyon na gumawa ng mabuti. Kahit na sa mga taong hindi tayo pinapakitaan ng kabutihan, ang pagmamahal sa kaaway ay hindi lamang nangangahulugang tinatanggap natin ang kanilang masamang asal, kundi pinipili nating hindi maghihinti o gumanti ng masama. Sa halip, hinihikayat tayo na magpakita ng kabaitan dahil sa likod ng puot o galit ay kadalasang may pinanggagalingang sugat o kamangmangan. Sa pamamagitan ng pagpapala at panalangin para sa kanila, pinabago natin hindi lamang ang kanilang puso, kundi pati na rin ang ating sarili. Sapagkat natuto tayong magpatawad at magmalasakit ng walang inaasahang kapalit. Ang pagmamahal na tinutukoy ni Jesus dito ay hindi madaling gawin. Ngunit ito'y nagdadala ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Hindi lamang sa ating relasyon sa iba, kundi na din, pati na rin sa ating sariling kaluluwa. So, hanggang doon lamang po. At bago tayo tuloy ang magpaalam ay maaari niyong isubscribe ang Facebook PH sa ating YouTube channel. At i-download ang Facebook app at mag-register sa www.facebook.com. Yun lang po. Paalam.